Matinding balita, Attorney Vic Rodriguez nagsalita na kaugnay sa kumakalat na ebidensya na PDEA list na kasama umano ang pangalan ni President Bongbong Marcos, kasama na nga ang dating resulta ng pagpapadrug test umano ng Pangulo. Ayon nga sa video mapapanood, si Attorney Vic Rodriguez raw ang isa sa may pinaka-kredibilidad na maglantad umano ng mga katotohanan sa likod ng dating pagpapadrug test ni President Bongbong Marcos bago ang naganap na eleksyon, sapagkat sila nga raw ang dating magkakasama at magkasuporta. Ayon nga rin sa attorney, madali lang daw tulduhan ang mga issue na kinakaharap ng Pangulo kagaya na lamang ng pag-undergo umano sa credible and acceptable drug examination, ngunit bakit tila hindi magawa ito ng Pangulo? Sa hindi pangalang pagpapadrug test ni Bongbong Marcos ay mahahalata na umanong guilty ito at ayaw masibak sa pwesto. Ngunit sa dahilang ito nga ay tila mas lalo lamang lumala ang sitwasyon at mas lalo lamang uminit ang tingin ng taong bayan dahil sa questionableng Pangulo ng Bansang Pilipinas. Kaya't yan nga ang tunghayan natin sa buong video, ngunit bago nga natin ipagpatuloy ang lahat, kung bago ka pa lamang sa amin channel, ay huwag kakalimutang i-click ang like at subscribe button, pati na nga rin ang notification bell para palagi kang updated sa mga latest at nagbabagang balita sa ating bansa. Para naman sa iba pang mga detalye, panoorin ng buong video. On behalf of the hospital or the laboratory who made the examination, explain or answer those lingering questions that are again out in the open now. Yun ang sinasabi ko, Admar at Carla, sus ko. Napakahaba na nang itinakbo ng kwentong ito. Simple lang naman, napakadaling tuldukan. Kung gusto mo, exclamation point pa, hindi ba? Undergo a credible and acceptable drug examination. Kung mali kung sino, di man nanahimik na yung mali. Hindi yes. Pwede yung, peki yan, hindi. Kasi ako, ganito, di magpatest ka. Hair follicle, patest ka. Dahil I think, ngayong napakainit na ng usapan, kahit sino sa pamahalaan na magpapakita using yung test kit or urine specimen, hindi maniniwala ang tao eh. Kung sa tingin mo ay kabilang doon sa panawagan ng mga nasa pamahalaan holding sensitive positions, ay dapat sumailalim at magpakita ng negatibong drug test. Ayan po mga kaibigan, si Attorney Vic Rodriguez. Nagsalita na po guys, no? May isiniwalat patungkol po kay Kuting. Alam nyo ba guys, ang pinapuka may credible talaga dito para magsalita po patungkol po dun sa test. Di ba mayroon pong lumalabas ngayon na documents, kanina po pinakita natin. No? Isiniwalat din ito, no? Ibinunyag din ito ni Maharlika. So, ito kasing documents na to guys, nangyari ito bago po mag-eleksyon. At ang kasama niya dyan guys, si Attorney Vic Rodriguez. Yung friends pa sila. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo guys, ang pinaka may credibility talaga dito na maglantad, no? Or ilantad lahat ng mga pangyayari ng mga panahon ng mga drug, yung mga nagpa-test na yon, yung dati na bago po mag-election, ay si Attorney Vic Rodriguez po. Kasi lahat talaga ng hakbang nun guys, palagi siyang kasama ni Kuting. Para kasi siyang right hand guys eh. Dati ni Kuting. Akala ko nga siya yung ano eh, yung parang para siyang ano, yung para akala ko part siya ng family ng mga Marcos. Pero legal, isa pala siya sa mga magagaling na legal ni Kuting. Pero kalaunan, di ba, tinanggal siya. Eh, alam niyo na kung sino nagtanggal sa kanya, di ba? Si Ahas, kasi masama nga ang ugali ni Ahas eh. Lahat tinatanggal, no? So, lahat dito guys, lahat po itong nangyayari ngayon. Kasi ang panawagan ngayon ni Attorney Vic, ay mag hair follicle na po. Ikakasa na po guys ha, ikakasa na po itong hair follicle test. Kasi yan ang pinaka ano eh, yan lang po ang pinaka effective guys na test po para mapatunayan talaga na itong si Kuting ay gumagamit. Ngayon, ang ibig sabihin po ni Attorney Vic guys or ang pinapoint out niya dito, hindi na po yung ano ha, hindi na po yung totoo ba yung papeles or totoo ba yung documents na pinakita? Hindi po. Ang pinaka-point ngayon, magpa-test ka para at least masagot na. Matapos na ito, itong sabi nga niya, di ba, napakahabang istorya. Matapos na ito. Kasi kung sino may mali, adi tumahimik. Di ba? Simple lang ganun. Ganun lang kasimple. Kung may mali, kung sino nagkamali, or sino nagpakalat ng fake news,
o patest siya. Pag napatunayan na hindi talaga siya gumagamit, o kung sino yung may mali, tumahimik. Tapos ang usapan. Tuloy ang ligaya. Parang ganun. Pero hanggat hindi niya ginagawa yun, mga kaibigan, ito na nga, sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, talagang yan po ang ikababagsak niya, mga kaibigan. Talagang tuloy-tuloy po siyang babagsak dyan at mapapaalis talaga siya sa Malacanang. Yan po mga pag-uusapan natin, guys. Siyempre, meron po tayong breaking news. Ito po, no? Grabe naman. Ito na naman tayo kay Hontivirus, mga kaibigan. Galit na galit po. Grabe. Ito, isingit ko lang, guys, no? Si Senator Tolentino po, sinabi niya, guys, na mababasura na po ang kaso ni Pastor. Okay? Kasi meron siyang explanation dito, guys. Mamaya, alamin natin yan. Ito namang si Hontivirus. Ayaw pa rin tumigil, Sus Maria Joseph. Sinabihan na nga siya eh. Binigay na nga lahat ang mga legal remedies ni Pastor. Ayaw pa rin niyang tumigil. Grabe naman talaga itong Hontivirus na to. Mamaya, alamin natin yan, no? Kasi makulit eh. Masyado nang makulit, no? At syempre, guys, ang pinakahihintay nating lahat. Nako, eto na. Sa wakas, Vice President Sara Duterte po, nagsalita na po patungkol po sa WPS. O, ayan ha, sinagot na kayo, di ba? Gusto nyo? O, pinipilit yung si VP Sara na magsalita. O, di ba yung mga ano dyan, yung mga makikitid ang utak? O, hindi daw nung sasalita si VP Sara, tahimik daw. O, ngayon, sinagot na kayo, ha? Sinagot na kayo. Tingnan natin kung anong sagot po ni VP Sara mamaya, mga kaibigan. At of course, guys, salipwersa na po, ha? Ang mga bigating mga supporters po ni Pangulong Duterte po. Ayan na. Dumadami nang dumadami, guys, at nagsanib pwersa na po, mga kaibigan, para po sa Mayo or sa May. Aalamin din natin yung mga details na yan, no? Of course, mga kaibigan, dahil po iniintay ito ng lahat, etong pinakamalaking pangyayari, guys, sa darating na Mayo. Ayan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago lahat, kung bago pa lang kayo sa amin channel, mag-subscribe na po tayo, mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like, at pakita notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan, live na naman tayo, guys. Happy Monday po sa ating lahat. Solar eclipse na ba? Ha? Nag-umpisa na ba ang solar eclipse? Anong oras ba yung solar eclipse? Wala kasi, hindi po natin maranasan, guys, ang solar eclipse po dito sa Pilipinas dahil gabi po dito ngayon. Oo, kaya sa States po, visible po sa kanila doon. Sayang, no? Hindi naman lang natin na masubukan. Kasi nga, ang next po na solar eclipse, guys, ilang taon pa po, no? Ilang years bago magkakaroon muli. Kasi ang pinakahuli, kung hindi ako nagkakamali, at ito po ay visible sa nagkaroon po tayo ng solar eclipse dito sa Pilipinas, 1979 pa! O, ilang taon yun? 79 hanggang ngayon. O, ano ba tayo ngayon? 2024. Sus, grabe, ang tagal. Ang tagal na nun. Kaya sa mga nasa Amerika dyan, ano, naghahanda na ba kayo para mapanood nyo ang solar eclipse? At marami pong mga ano, no, ang daming mga pamahiin yan. Grabe. Yung mga pungsoy-pungsoy na yan. Naniwala ba kayo sa ganun, guys? Mga pungsoy-pungsoy? Ha? Naniwala kayo? Di ba parang pananakot, eh, no? Dahil solar eclipse. At eto palang solar eclipse, mga kaibigan. Eto po, first time pala to na mangyayari. 4 minutes po siya, guys, na madilim. Oo, 4 minutes. Grabe nung tagal nun, ha? 4 minutes, walang ano, walang araw, no? Sa umaga, grabe. So, yun po mga kaibigan, siyempre, babatiin muna natin ating mga suki na mga OFW. Siyempre, saludo po kami sa kayo po ang aming mga, kayo po ang bagong bayani. Kumusta po kayo dyan sa abroad? Sana po yun nasa mabuti kayong kalagayan. Siyempre, ang ating mga avid listeners, viewers. Siyempre, ang ating mga subscribers at mga members. Ayan, kumusta na kayo? Norma Jalaba. Ayan, members yan. Susan Abeles. Yan, mga members. Dami po nating members. Maraming salamat po, guys, ha, sa patuloy nyo na pagsusuporta po sa aming channel, no? Kahit po alam namin, guys, na medyo talagang stressful na. Grabe yung mga issue ngayon, eh. Sabi nga, Pudinet, na-stress na kami, ha. Lahat naman tayo na-stress, eh. Lalo natin si, ang nakaka-stress dito si Kuting, eh, no? Ayaw sumagot, eh. Umalis na ba si Kuting? Parang wala pong balita. Parang wala pa akong balita. Umalis na ba siya? Nagpunta na ba siya ng ibang bansa? O huwag na siyang bumalik, ha?
Ayan mga kaibigan, kumusta po kayo guys? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan, no? Syempre, kayo yung boss, kayo ang aming idol, at kayo po ang buo-buo ng Food Idol Channel, kaya nagpapasalamat po kami sa inyo. Ayan, mamaya po, babasahin po natin yung mga comments nyo at mga tanong nyo guys. Kaya kailangan nyo magtanong sa bandang dulo para tuloy-tuloy po ating discussions. Eto na guys, no? Syempre, ano, no? Quick shoutout muna tayo. Mabilisan na po to, promise, mabilisan na po. Ayan, si Leonida Pakingan, Susan Aviles, Aluteria Bautro, Rolando Betito, Mary Jane Magallanes, Miss Butterfly, andito si Just G, andito din. Teresita Lim, si Agtifiger, ayan. Si Alma Jornales, Manny Paguyo, si Mara Valdez, oy si Mara Valdez, andito. Myrna David, Danilo Mendoza, Rolanda Betito, kumusta ka na dyan, bro? Ayan, si Adele Bautista, Leo Bonag, Delia Abaysan, Norma Jalava, Cat Lover, Sandra Escolano, si Kada Faye Sally, Glory Hoffman, Jenny Jarumay, Brett Budalaco, Nana Esteban, Precious Flores, Priscilla Grana, F.R. Prieto, Lynn Cordenera, at ang ating first owner ay si Susan Aviles, ayan. Mega love shout out, Daybut. Mega love shout out, Lynn Marie, ayan, si Menchi Hizon, si Cher, andito din mga kaibigan, Victoria Galvez, sino pa? Ayan, Buta Galvan. Lynn, okay. Kompleto pala tayo. Okay, mamaya ko, no? Mamaya po guys, no? Babasahin po natin lahat yan, ha? Promise po. Babasahin po natin yung mga comments nyo at mga tanong nyo, kaya kailangan nyo magtanong sa bandang dulo, okay? Para tuloy-tuloy yung discussions. Alright, mga kaibigan, umpisahan ka agad natin sa, ito, no? Vice President Sara Duterte, sa wakas, sumagot na po mga kaibigan at nagsalita na po patungkol po sa West Philippine Sea. Naku, palakpakan! Pudinet, ano bang sagot niya? O, ito ha, basahin natin. Ayan po ang sagot niya mga kaibigan. O, ayan. Atat na atat kayo, di ba? Atat na atat kayo marinig po si Vice President Sara Duterte patungkol po sa West Philippine Sea. Kung anong take niya. O, ayan na o. Sumagot na siya guys, o, basahin nyo. Oh, basahin niyo sa inyong screen. Ang sabi po ni Vice President Sara Duterte, no comment. Mhm. Isapol kayong lahat. Kasi atat na atat kayo. Ayan, no comment tuloy. Oh, ano pa bang gusto niyong malaman? Eh no comment na nga sinabi niya. Okay, bakit po sinabi niyang no comment? Ito po alamin natin 'yan, guys. Dahil dito po siya nagbe-base sa sinabi po ng kanyang kapatid na si Paolo Duterte, mga kaibigan. Ayan po, oh. No comment, sabi po ni Vice President Sara Duterte. I think comprehensive na yung statement ni Kong Paolo Duterte about me and the West Philippine Sea. Ibig sabihin, comprehensive. Naintindihan na siguro yun ng mga tao. Yung sagot po ni Paolo Duterte. Diba? So, ang ano ba sagot ni Paolo Duterte? Ito po. It is not the job of the Vice President or the Secretary of the Department of Education to demonize China or any country for that matter. Sabi po ni Paolo Duterte, mga kaibigan. Kaya po, ang sabi po ni Vice President Sara Duterte nung in-interview siya, no comment. Kasi nga, sinagot na guys eh, ng kanyang kapatid eh. Ano ba bang gusto niyong sagot? Di ba? Kayo talaga, nag-aantay kayo ng sagot. Pero pag sinagot naman kayo, babatikusin niyo siya. Kasi nga, ang pinaka ano kasi dito guys, di ba pinaliwanag ko na rin sa inyo to, hindi kasi siya ang president. Ang may pinaka last say talaga dyan, ang presidente po. Di ba? Pagdating po sa mga geopolitical tawag dito, conflict, no? Katulad ng nangyari po sa China ngayon, mga disputed islands natin, patungkol po sa pangyayari ngayon sa West Philippine Sea, syempre ang pinaka last say dyan, ang president. Hindi na po siya nakikialam guys, kasi hindi naman siya tinalaga as DND secretary. Yan, di ba yan dapat ang gusto ni Vice President Sara Duterte? DND? Pero saan po siya nilagay? Nilagay siya sa Department of Education. Di ba? Ay kung nilagay sana siya sa DND, ay di sinagusanan niya yan. Oh. Ang si VP Sara po guys, busy kasi siya eh. Napaka-busy niya na secretary, no? Ng DepEd. At busy din siya as Vice President. Hindi po siya basta-basta mga kaibigan. Marami po siyang trabaho. Yung mga kaya katulad niya, West Philippine Sea, trabaho po ni Kuting yan. Kaso lang, si Kuting kasi mga kaibigan, akala siguro ng mga reporter, ang president natin, si Vice President Sara Duterte.
Kaya palagi siyang hiningian ng ano, ng kanyang reaction or comment, na alam naman nila yan guys eh, na si BP Sara po, wala po, ano po siya dyan, hindi po niya linya yung mga nasa foreign policy. Pero syempre, eto na nga, nag-comment na nga siya. O anong sabi niya? No comment! O buti nga sa inyo. Ito pa, basahin lang natin guys ha. Ayan o. No comment! BP Sara's most treacherous stewards statement. O, ito naman ang sabi ng mga akbayan, mga kaibigan. Talaga ito mga akbayan talaga na to. Tinawag na treacherous daw or traitor daw mga kaibigan yung sagot ni BP Sara na no comment. Bakit kaya traitor eh? Ano ba ibig sabihin ng no comment? Ibig sabihin ayaw na lang niya mag-comment? Ganun yun? Ano traitor dun? Talaga kayo? Mapag-invento kayo? Hindi niyo matanggap? Ha? Hindi niyo matanggap yung sagot ni BP Sara? Masyado kasi kayong maingay eh. Diba? Hindi niyo ba matanggap yung sagot ni BP Sara? Ang ganda nga ng sagot niya, no comment eh. Para kasi siyang sa totoo lang guys, para silang sinampal eh. Ni Vice President Sara Duterte, diba? Ito sa inyo, oh. Masyado kayong ano ha, masyado kayong maingay, No comment, sampal sa inyo. Ayan, ito po, basahin natin. No comment daw, remark on China's acts of violence and harassment against Filipinos in the West Philippine Sea epitomizes the most treacherous two words uttered by the second highest leader of the land. Grabe naman to. Grabe sila, no? Isang malaking katraidoran. Isang malaking katraidoran daw, mga kaibigan, yung ginawa ni BP Sara. Grabe talaga itong mga to. It echoes the dangerous depths of her allegiance to China over the well-being and dignity of the Filipino people. Grabe, katraidoran daw yun, guys. Ibig sabihin, pag sinabi mong no comment, traidor ka na. Grabe talaga itong makabayan talaga na ito. Ha? Ganun ba yun, ha? Pag hindi ka na nag-comment? Or no, sabi mo, no comment. O, traidor ka, ha? No comment pala, eh. Ganun? Hindi na ba pwedeng magsalita ng no comment? Kasi guys, kaya sinabi niya no comment, common sense lang yun, eh. Bakit sinabi niya no comment? Kasi nga, ayaw na niyang palakihin ang issue. Kasi pinapalaki niyo ang issue, eh. Maliit na bagay, pinapalaki niyo. Tapos ngayon, sasabihin niyo, katraiduran yung sinabi ni BP Sara na comment? Saan ba kayo galing? Saan planeta ba kayo galing? Ha? Oh, mga bangag kasi sila, eh, no? Kaya ganyan sila, eh. Ito pa, sabi pa dito, BP Sara's no comment remarks means no love for the country and our people. Dahil sinabi niyang no comment, guys, wala daw pagmamahal si BP Sara sa ating bansa at sa mga tao. Grabe talaga. A day before we mark araw ng kagitingan, we will remember these two words, a shameful statement to VP Sara's abandonment of duty and patriotism. Grabe, abandonment na of duty. Ibang klase na yung mga tao ngayon, no? Magsabi ka lang ng comment, traitor ka na pala. Ay, nako, Diyos mio, marimal talaga kayo. Paano na lang gagawin namin dito, ha? 'Di ba? Sila na ang magaling. Oo, sila na ang magaling. Ibig sabihin, lahat na lang ng mangyayari ngayon, kailangan mag-comment si BP Sara. Kasi pag hindi siya nag-comment, siya ay isang traitor. Sus, grabe kayo. Ewan ko sa inyo. Oh, ano na naman kasi sabihin ng mga trolls, ha? Ito po guys, ha? Para po makompleto ang ating context, panoorin lang po natin to guys at pakinggan po natin si Vice President. Yes, no comments. I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo Duterte about the West Philippines. No comment. Okay. No comment. I think that question can better be answered by the Department of Foreign Affairs and the Secretary of the Department of National Defense.
Alright, mga kaibigan po, pinarinig ko lang sa inyo, sabi po ni Bibi Sara na comment. Oh, ayan ha, galing po yan kay Bibi Sara. Hindi po galing sa akin yan, ha. Oh, no comment po, ibig sabihin nun, ayaw niya magsalita dahil ayaw niyang lumaki pa ang problema. Hindi po ibig sabihin nun, kaya hindi siya nagsalita, ano na siya? Katrayduran na, hindi po ibig sabihin ganun, ha. Oh, mali yun. Over-exaggerated lang talaga itong mga makabayan. Ibig porket nag-no-comment, rider na kagad si BP Sara, kay talaga. Okay, mga kaibigan, pakinggan naman natin guys kung anong masasabi niya po kay Pastor, ha? Pakinggan po natin si BP Sara, mga kaibigan. Ito po ang kanyang comment kay Pastor Kibuloy po, patungkol po sa kondisyon, no? Sa kondisyon po ni Pastor Kibuloy. Ito po guys, i-play lang natin. Okay, kaya nasundin natin yung mga kondisyon ni Pastor sa pagsukot, saka sa lawyer, hindi na po. Okay, unang-una hindi na ako nagtatrabaho as a lawyer, no? And maganda yung development na meron ng kaso na nasa tamang forum, nasa tamang venue, nasa loob ng mga korte. Ngayon, kung ano man yung desisyon ni Pastor Kibuloy na gagawin niya, ay personal na niya na desisyon yun. And I'm sure pinag-isipan niya yan. Oh, ayan ha. Galing din yan kay Vice President Sara Duterte. Kung ano may magiging desisyon dyan sa kaso po ni Pastor Kibuloy, ay personal na po ni Pastor yan. O, di ba? Ang ganda niya, kanya, ang ganda ng kanya mga sagot, mga kaibigan. Hindi po siya nakikialam. Hindi po siya nakikimarites. Kasi kayong mga bangag, mahilig kayong magmarites eh. O, ayan, tinan mo, ang ganda ng sagot niya. Nung tinanong naman siya patungkol po kay Pastor, kondisyon ni Pastor ngayon, sabi niya, ano sabi niya? Hindi na po ako nakikialam dyan. No, meron po mga abogado si Pastor, personal na niya yan. Oh. Kasi guys, si BP Sara po, ang target kasi niya guys, ang gusto lang talaga niyang ma-acquire, no? Yung gawin niya ang kanyang trabaho or mandato as Vice President at saka Deputy Secretary. Yun lang guys, doon lang siya nakafocus. Hindi na siya umaano sa mga marites na yan. Di ba? Ang dami kasing marites ngayon eh. Kaya nga, pinaubaya na lang niya sa kanyang mga abogado ni Pastor Kibuloy. Katulad po nito guys, ha? May papakita ako sa inyo. Galit na galit po. Ha? Galit na galit po ito si Hontivirus. Hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit po siya. Bakit po siya galit na galit? Dahil ito po ang nangyari guys. Ito po ang sinabi. Ito po ang lumabas na balita. Kanina lang po ito guys. Ipakita ko lang sa inyo. Saan ba yun? Ayan po. Si Senator Tolentino, Francis Tolentino po mga kaibigan, sinabi niya guys kanina sa kanyang press briefing yata yun. Ang sinabi niya guys, mababasura na po ang kaso ni Pastor Kibuloy or squash, no? At ang sabi po ni Senator Tolentino mga kaibigan, we should respect Kibuloy's rights, says Tolentino. Ibig sabihin guys, respetuhin po natin si Pastor Kibuloy. Huwag po natin siyang husgahan agad. At meron pong mga legal remedies. Okay, bago po natin puntahan si Hontivirus, tingnan muna natin itong, panoorin muna natin yung sinabi ni Senator Tolentino. Ito po, dito po nagalit si Hontivirus mga kaibigan. Ito po ha, pakinggan natin guys. Play lang natin. Pasok. Merong proseso kasi. Even yung I have heard the order. In front of me. Even yung court order, yung issuance ng warrant of arrest. The warrant can be quashed. May procedure dito eh. Oh, the warrant can be quashed. Oh, di ba? Ibig sabihin, pwede pong mabasura mga kaibigan. So pag kinwash yung warrant, magbabaliwala yung warrant. So yung hakbanging yon eh dapat hakbanging legal na gawin ng kanyang abogado. So pag nakwash yung warrant of arrest, wala nang warrant. So in so far as the branch 12 case is concerned, wala muna yon. Pag nakwash yon, set aside yon. Yung warrant maghihearing uli. So may mga procedure doon, may mga requirements kung ano yung dapat gawin. Hayaan na natin yung abogado niya ang gumawa niyan. I would not meddle in what his legal
team is doing right now. So I am sure that they're planning to do something. But yun naman sa Supreme Court na naka-elevate, it has something to do not with the warrants issued but with the Senate inquiry. So yun din siguro dapat na ma-interview nyo yung mga abogado niya na para ipaliwanag. Dalawa yon. Dalawa itong pinag-uusapan natin. Yung warrant sa Senate at yung warrant ng Regional Trial Court. Warrant ng Regional Trial Court, magpiansa ka. Kung ayaw magpiansa, ipakwash mo yung warrant. Warrant ng Senate, kung ayaw mo sundin, hintayin mo yung desisyon ng Supreme Court. Ang Senate naman, kung sakaling hindi ma-serve yung warrant, can avail of Article 150 of the Revised Penal Code, which will lead to another issuance of a warrant coming from the Regional Trial Court, which is also, at the same time, quashable and bailable. Yes. Quashable and bailable. Ibig sabihin, guys, pwede talaga nilang gawin yun sa legal po ni Pastor. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit hanggang ngayon ayaw pa rin tumigil yung virus? In-explain na nga, oh. Si Senator Tolentino po, abogado din yan. Isa yan sa mga pinakamagaling na abogado sa Senado. Itong si Francis Tolentino, Senator Francis Tolentino. Kaya nga niya in-explain niya ni para po, kumbaga guys, parang tinuturuan niya or parang pro bono na rin to, no, sa mga abogado po ni Pastor. Parang tinuturuan niya guys na pwede nilang gawin yun kasi nga quashable nga siya at bailable po ang kaso ni Pastor. Pero itong isang humti virus na to, ayaw pa rin tumigil, Sus Maria Joseph. So maraming legal options eh. So hayaan natin sigurong i-exercise niya yung karapatan niyang legal at igalang natin yung kung ano yung hakbangin niyang gagawin. Oh, di ba? Igalang natin, ha? Igalang po natin kung ano yung hakbangin niyang gagawin itong si Pastor Kibuloy. Ganun lang po kasimple yan. Bakit kasi kailangan niyo pang mag-resort into ano, yung para bang agresibong-agresibo kayo at mutik na, sa sobrang agresibo niyo, ha? Kung ano na lang mga pinagsasabi niyo. Ito po, tingnan natin. O ayan o, basahin nyo sa inyong screen guys. Iyan po ang sinabi niya. Ito po ang sagot ni Hontivirus, mga kaibigan. Kibuloy, ayan o. Hontivirus, dares Kibuloy to come out face Senate. Hindi ka namin uurungan. Sus, Maria Joseph naman talaga o. In-explain na nga sa iyo eh. Ang ganda-ganda nga na pag-explain ni Attorney ano, or Senator Francis Tolentino. Wala na nga eh, ibabasura na nga niyan kasi nga, kung talagang gusto po lumabas ang Senate, lumabas talaga yung, kumbaga, kung gusto talaga nilang lumabas yung warrant niyan sa Senado, aantayin nga yung decision ng Supreme Court o yung Court of Appeals. Kasi umapila sila dyan eh. Pagdating naman sa mga, sa Regional Trial Court, pwede rin, kumbaga, meron siyang warrant, another warrant, o. Pwede naman sila resort into remedies, no? Legal remedies, which is yung sinasabi ni Attorney Tolentino na quashable, ibig sabihin, pwedeng mawala or bailable. So ano pa bang inihintay? Ano pa bang gusto mo, Hontivirus? Tigilan mo na 'yan kasi wala kang makukuha diyan. Malayo pang eleksyon. Lalo kang didiretso sa inidoro niyan, Hontivirus, maniwala ka sa akin. Ha? Baka hindi lang sa Inidoro, baka sa kangkungan ka pupulutin. O ito po, ito pang sinabi niya, ha? Basahin natin. Ito po ang sinabi niya, guys, ha? Pastor Kibuloy, okay, makinig kayo sa statement ni Hontivirus. Nakakatawa po, mga kaibigan, ha? Pastor Kibuloy, lumabas ka na sa lungga mo. Lumabas na si Pastor sa lungga niya. Ano akala mo kay Pastor, ha? Daga, nagtatago sa lungga? Hindi ka pala nakikinig eh. Si Pastor po, hindi po siya nagtatago. Siya po'y umiiwas. Sino pong iniiwasan niya? Si Hontivirus! Kasi masyadong maingay. Di ba? Real talk po mga kaibigan. Bakit naman magtatago si Pastor? Eh hindi pa naman siya akusado. Di ba? Warrant po. May warrant siya pero hindi pa siya akusado. Hindi pa siya, wala pang napatunayan, wala pang conviction, wala pang may sala, wala pang nababasahan ng sakdal. Oh, si Pastor po ay inosente pa. Kaya po lumabas yung warrant na yan dahil po kay
hontivirus. Kasi pinipilit nila. Oh, ito pa ha, ito pa, meron pa siyang ano guys. Meron pa siyang sinabi na nakakaano. Ito, maaasar kayo dito. Ako nga, naasar nga ako eh. Ito ha, total, ito ha, sabi niya. Total, nagpapa-interview ka. Total, nagpapa-interview ka na rin sa mga vlogger. Dahil nagpapa-interview na si Pastor sa mga vloggers. Ano ibig sabihin? No? Aba, magpapa-interview ka rin sa amin sa Senado? Hontivirus. Dahil nagpapa-interview doon sa mga vlogger, mga kaibigan, kaya kailangan niyang sumuko. Mariusip naman talaga. Ano klaseng... Para ka rin pala si Mike Abe. Nalaala ko tuloy si Mike Abe. Kakasuhan daw yung mga vlog. Paano niya naisip yung nakakasuhan yung mga vlogger dahil in-interview si Bantag, sinuportahan si Bantag, sinuportahan si Pastor, kinausap si Pastor. Ibig sabihin, pag kausapin pala namin si Pastor, kakasuhan na kami. Ano klase mga pag-iisip itong mga to? Hindi naman naitago ang mga audio file na yan, ang takot mo matapos umalingasaw ang katotohanan. Oy, ganun pa siya. Oh. Talaga naman. So, yun po mga kaibigan, ang ating updates po kay Hontivirus. Bahala na po kayong humusga. Oh, inggit kasi ito eh. Inggit siya sa mga vloggers kasi hindi siya maka... hindi siya makaporma eh. Parang at dito na nga po, nagtatapos ang ating video. Hanggang ngayon nga ay tila talamak na talamak pa rin ng mga katiwalian at kabalbalan na ginagawa ng administrasyon sa Malacañang. Ang taong bayan nga ay nagsisimula na ang mag-aklas upang patalsikin na ang mga ito nang sa gayon ay umayos na umano ang bansang Pilipinas. Para naman po sa ating mga viewers, ano ang opinion ninyo tungkol sa issue na ito? Please comment down below.